All right, guys, I'm sure gutom na kayo, kaya isa sa mga Noche Buena favorites ang ihahanda sa atin ngayong umaga ni Chef JR. The 39 days na lang Pasko, yes, na. Ang bilis na nun. Diba, Chef? Napakabilis na nun. What we'll have for our audience right now? Ayan. Para sa inyong lahat, pwedeng-pwede natin itong i-ready sa inyong hapag sa Noche Buena is yung ating creamy, actually milky, pork hamonado. Milky pork, yes, hamonado. Okay, syempre, pangalan palang unique na unique, yes, na. Go, chef, simulan na natin so, yan. So, pag sinabi kasi po nating hamonado, automatic matamis yan eh. Of course. Yun yung parang pinaka sure, identity niya eh. But what separates it from other soy-based or pork dishes or meat dishes is yung amber shade nito. Kulay. Yeah, that's true. Yes, you can definitely use tomato paste or atsuete, but in this case, what we do is a technique we call red braising. Red braising. Yes. Uy, hindi ko alam yan, ha? So, parang ina-achieve lang natin dito is kinakaramelize lang natin yung ating sugar. Oo. Yan ba yung, yeah, ginagawa sa banana? You sorry, yes, ha? Kasi nakita umisaging dito. Kala ko magbabanana. Literal po, literal yun na, Juan. Na yun yung ginagawa. Babawasan ko lang marami. Okay. Yeah, we're just gonna melt it hanggang sa makuha natin yung syrupy, well, caramel consistency. Ang fire mo ba dapat sobrang init o sakto lang or depende how confident you are with this technique. Pero pag ito kagaya nito, this is normally how I do my hamonado. Okay na sa akin kahit mataas na yung flame. So kung sanay ako gumawa ng banana cue, okay, basta ganun din ganun lang. Oh, like okay, literal ganun lang okay, siya. Okay. So yan, we have here yung melted sugar natin. Yeah, caramel na yun actually. Then we put in our diretso na yung pork. Anong putol ng pork yan? For this dish, you'd prefer na gagamit tayo ng mga inexpensive cuts. Mm. Like yung mga kasim, pata, pwede rin actually dito. Yan. So we're using here yung eye ng pork loin. Kasi yung taba niya, ginawa na natin for our finished product. I see. While we're parang searing, kinocoat natin in sugar or caramel yung ating pork. Uh-huh. Then we add our garlic. Be very generous with your garlic. Habang may supply pa. Wow. Yes, habang hindi pa siya sumasabay sa sibuyas. Taro! Pero yeah, ito, chef, yung kanyang caramel. Hindi mo na sinizon yung pork pala. Hindi pa. Pwede rin man natin itong i-marinate overnight with some soy sauce. Pero kasi parang pag nagmamadali ka na, I'm sure naman, lalo-lalo na pag pang-Noche Buena to. Or kunwari, napanood nila kasi ikaw ngayon sa umaga, habol nila for lunch. Yeah, pwedeng-pwede. So, pwedeng yung inyong pampaalat nandoon na mismo sa pagluluto. Yes. So, yan. So, may magpapalalim pa ng color natin. And of course, yung parang salt component natin doon sa dish natin, yung soy sauce. Yes. And then we'll add in our plantains or yung saba. So may bay leaf kang nilagay tapos yun yan, fried saba. Better ba ang fried saba o pwede rin ang ano? Kahit raw, yung normal lang po. Oh. Pwede nyo na siyang isabay actually doon sa buong proseso. Shucks, ang lakas niya. Alam mo sa akin, yung impression ko pag sinabing hamonado, it's extra special kasi mabilog ba yan usually? Binibilog ba siya? Or not necessarily. Not necessarily. Parang feeling ko effortful siya. Yeah, parang presentation na lang siya. But para sa akin kasi yung flavor components niya yung pinaka-importante. Mahalaga. Yeah. We'll just add in some juice. And pineapple juice and yung ating slices. Oh! Pwede rin paliit-liitin yan, yes, kung gusto nyo yung parang course chunks. All, yes, right! So oh, ganyan lang yung kasimple. We'll just simmer it. And of course, yung magpapa-creamy and milky sa kanya is yung ating evaporated milk. You can add in definitely your cream if you prefer that. Pero this is basically how we do it. We'll just let it simmer hanggang maluto yung meat. Low fire, syempre. Low fire, yes. And then that looks extra special at ito na ating finish product. Wow! Shaira, bagay ito sa'yo. Good mukhang morning artista yung ano, hamonado ni Chef. Oh, oh my goodness. At mainit-init pa. Mainit, wow, yeah. Thank you so much, Mommy Sue. And thank you so much, Chef JR. You know that I love hamonado. Sa lahat ng ulam pala, pwede yung skills na yan. Pwede. Do ako din, wanna eat it. Please, wow, please enjoy. Ayan. Si Chef, doon na naman yung lilibok. And maganda sa dito, you can interchange yung protein eh. Oh. Pwede nyo palitan from pork to chicken to beef. Pwedeng-pwede. Oh, even fish. Bakit mo naisip na lagyan siya ng milk? So, yun nga, parang just to balance out lang yung minsan kasi lalo-lalo pag naghahamonado ako, talagang matamis. As in, masyadong literal na matamis. Actually, may times masyado siya. Ito ba yung hamonado ba yung parang tinatahin?
Yun nga yung impression. Ay, yes, na parang for presentation purposes, yes, definitely that's one way of doing it. But the flavors definitely sweet and garlicky ang para sa akin. Umami and garlicky. Yes. And this time milky and creamy. Mm-hmm. Thank you so much. Woo! I love it. Thank you, Chef JR. Sarap. Yun na naman, may handog na recipe unit sa inyo si Chef.